Hey, are you ready? Yeah, we're both ready. Awesome. All right, let's go. Wow, what the perfect weather. Oh, there's a rug. Oh. Hi. Hi, I'm coming. I hope this looks good. Do I look okay in this lighting? Hey, this looks so yummy. Yeah. Hi, everybody. In this beautiful place. I want to record my walking routine. All right, guys. Nice breeze today. Is this super easy to stream with? Okay. Oh, I did it. I'm trying to do my best for it. I will stay photogenic. Coming for shopping. What do you think? I want to try using this with my game. Is that alive? Yeah, go ahead. Go ahead, come on. Canon, delighting you always. All right. Good evening to all online viewers. Now, this is Aaron Garcia of Canon Marketing Philippines. Wala pa. All right. So, good evening to all online viewers. Now, this is Aaron Garcia of Canon Marketing Philippines. Going to be an interesting topic for tonight because we will be, you know, talking about or discussing different perspectives on shooting food photography. I know you guys are all excited to know more of the styles and techniques that we are going to share with you in a while. But before we formally start our program, allow me to discuss, you know, a few house rules, okay? First and foremost, we want you to relax and enjoy the lecture. And if you have questions along the way, please feel free to write your questions at the comment section and we will read it or read them for you. And after that, speakers presentation, definitely we have question and answer portion. So all of you have a chance to ask questions. Okay. Joining me tonight, I have here with me the Canon's product manager, Mr. JB Ruanto. JB, good evening. Ayan. So, and of course, joining us, Mr. Jeff Geronimo. He is the Canon's head of content creation. Jeff, good evening. Good evening. All right. Okay. As I mentioned earlier, interesting ang topic natin tonight, no, about food photography. Alam ko guilty kayo sa itatanong ko, no, not all but majority of us are guilty about this, no. So, ang question, do you still do the traditional pray before you eat or we commonly do now which is the shoot before we eat. So let's talk about it now. So JB, are you guilty about this shoot before you eat? I think Sir JB is currently on mute.
Oh, nakamute. Well, anyway, sige. Jeffy, ka, ano ka ba? Pray Before You Eat o yung ating ginagawa na ngayon, which is, you know, Shoot Before You Eat? Actually, we I usually pray before I eat, no? But after that, syempre, we shoot. Before we eat. First yung pray, then shoot, then ayun. Sige. Well, anyway, while waiting for JB, I'm encouraging no our viewers to write at the comment section yung ano niyo, yung view niyo or yung thoughts niyo about yung nangyayari sa atin ngayon, no, which is we consider it as a norm, no, na shoot before you eat. So minsan kailangan mo nang i-hold mo muna yung mga taops bago muna tayo kumain. Mag-shoot muna ako because I have to post. So, pero Jeff, ikaw before, yun, sabi mo nga, no, na nag-ano ka, what you call this, nag-pray before, ano, no. But may mga times ba na sobrang excited mo, eh, alam mo na, na pumapasok ka na dun sa parang, kailangan ma-shootan ko to kasi kailangan ko ma-update yung mga tao sa aking posting. How do you actually, how do we go about this? Parang, nagugulat na lang kasi ako nakakain ko na. Most of the time, ganun yung nangyayari, no? So, hindi ko pala siya na-picturean or something. So, okay lang sa akin yung hindi ko ma-picturean. Pero at some point, syempre, pagka nag-travel, yan, usually talagang, yun, pinipicturean ko yung mga pagkain. Yun. So baka yung mga viewers natin dyan, feel free to share your thoughts on this. Meron ba? Meron na bang ano, pag-share? Ano bang ano dito? Sabi dito, sabi ni Nian Clicks, eat before you shoot and eat again. Correcto. Kasi alam mo, naging norm na kasi eh, no? Na una, of course, yung mga parents natin nagagalit kasi sabi niya, ano ba, gutom na kami. Pero, you still ano eh, you shoot pa rin dahil you want to update people of what's happening and things like that, no? So, yung iba natin, sino ba ang ano natin? So, good evening, pwede tayo mag-shoutout pala muna, no? Oo, may mga nag-shoutout eh, no? Of course, we have Nix, si Nicole, no? Oh, hi, Aaron and Jeff. So, yan, yung mga ano natin, mga friends natin. Yan, baka may mga mag-ano, sino ba yung mga gusto mag-share ng ano, ng kanilang experience, ano na, when it comes to, ano, posting sa mga food. Meron ka ba nakikita dyan, Jeff? Yan, sinian clicks lang, sabi niya, eat muna daw, before shoot, kaso eat again. So, napapakain ulit siya. Kasi minsan kasi, minsan maganda kasi yung presentation eh, no, ng chef or yung restaurants, how they deliver their food, no, lalo sa pag-dinner or lunch, ganyan. So, maa-attract ka talaga to post it eh, no. Lalo na maganda yung pagka-shoot mo. So, yung mga photographers natin na nakikinig ngayon, baka meron kayong mga thoughts on this. Kasi yung iba puro shoutout eh, gustong ano eh, sila Joel Marquez, yan, ang sabi niya, pa-shoot po, Canon. Yan, so ano ba yung mga ano natin dito? Sabi ni Yujiro Orpilia, kakagutom mag-shoot. Correct. Sabi ni Abigail, yes, pray, then shoot, then eat. Kurot ni Mama after. Malamang, alam mo naman mga parents natin eh, mas traditional sila, dapat magdasal muna bago niyo kainin yan or bago niyo gumawa ng mga ano, mga shoots, no, during the dinner or lunch, no. So very typical, na very typical parents, no. Ayan. Nasabi ni Nicole dito, sir, pray, shoot, eat. Ayoko pag sinisira ng kasama ko yung magkain ko for the party. Correct. Oo, yun nga eh. Ang masarap talagang mag-shoot, no? Lalo na updating friends or they want to inform them na dito ka sa restaurant na to and they do vlogs or vlogs for, you know, yung mga kinakainan nila, no? So, sino pa yung mga ating ano dito?
CRBG Computers, ano, sabi niya, good evening, Cantongs VH from Ifugao, Cordillera. No, yan. So, grabe doon, nakakaabot tayo doon. And then, anto, si Michael Alejandro. So, paano nyo po sineset up? Ay, we will discuss that, Michael, no? Pag na-introduce na natin si sa yung speaker natin. But of course, siguro we'll ask JB's thought on this, no? Marami nang excited, marami nang nagtatanong sa ating speaker. So actually excited na sila, sir. Ang dami nang nagtatanong dito. Yung mga, oh sige, i-reserve niyo lang yan. We will read it, no? So okay, since this is the moment, no, our speaker for tonight, no, started doing freelance, no, food photography work around, you know, 2016 in Singapore. So, where he worked for a government healthcare company in the operations unit and also as an in-house food photographer. Yeah, and his work was featured in NTUC, which is a health magazine in Singapore. Yeah, and because of that, he landed other freelance photography work for Lee Wee Brother, which is a Singapore food brand. And he was, of course, this was actually the turning point of his career. And he decided to pursue food photography in the Philippines due to its unique and high market demand and also his passion. Ayan. So he conducted the online food photography masterclass for Canon Philippines last 2020. So that was during the pandemic. So Canon tapped him because of his expertise, no, during that masterclass. And he is one of the Canon Philippines professional shooter and acknowledged as one of the judges for IACP, which is an international association of culinary professionals. Food Photography and Styling Awards 2023, and he had worked with notable advertising agencies such as DDB Philippines and for Jollibee Food Corporation. So, ladies and gentlemen, please welcome Michael Angelo Gramatica. Mike? Ayun. Asan na yung camera? Good evening, Mike. Kamusta? Lodi from Canon. Thank you so much again for this for inviting me. So, 2 years na pala yun, sir, no? Sir Aaron? Ang bilis ng panahon noon, the last time we tap you for your masterclass. Yeah. Now, live ka, you can update our online viewers, yes, no? Yes. Sa mga styles and techniques mo. So, correct. Ano ba mga ganap mo lately, Mike? Ayun pala. Oh. So, good evening muna sa inyo, guys. Thank you so much for joining us today. Kamusta naman ang biyahe? Yung iba siguro nasa biyahe pa or ewan ko, nasa bahay na iba. So, again, thank you for your time. So, marami na rito nakikita ako, nagko-comment na. Paano yung mga setup nyo, sir? Oh, don't worry. Di-discuss natin yan later, ha? So, ayun, sir, sa question mo, sa mga natin ngayon. So far medyo free tayo this week. So, alam naman natin pag burn months, yan na, usa na 'yung mga photoshoot natin. So, I'm very thankful na medyo may time tayo ngayon, and I'm also very happy talaga to join you guys again. That's good. So, all right, Mike. So, I'm giving you now the floor. So, take it away, Mike. All right. Okay. Thank you. Okay, wait lang natin 'yung slide, ha. Okay, so start na tayo, guys. So, sige, Sir Jeff, next slide na tayo. So, for today's, ang i-discuss natin is na-intro na tayo ni Sir Aaron. And of course, yung mga tanong nyo sa comment is yung ating food photography workflow. So, i-discuss natin, Sir, kung paano yung ating mga setup, lighting, props, and also very very important yung lighting actually. And also, ano ba yung reason but ako nag-shifted sa Canon EOS RP or but ako nag full frame and mirrorless. Okay Sir Jeff, next na tayo. Okay, so makita niyo sa slide na to, ito yung mga sample photos ko lang nung nag-start ako sa food photography in Singapore. As
Sir Aaron na mention nga niya, no. So dati kasi ako ng ano eh, parang naging in-house photographer ako ng isang Singapore company. So dito ko na realize kung gaano ka importante guys yung food photography, kasi at that time yung company namin was carrying or selling organic food products. So ang problema, hindi nabebenta. And one of the reason is hindi alam ng mga consumers namin kung paano gamitin yung product. So naisip ng boss ko, I think kailangan natin i-promote to by visually. So inatasan ako ng boss ko noon. So besides having an operation background, so sabi ng boss ko, since you're doing food photography na, ba't hindi ka na lang ano, mag-develop ng recipe and take photos of them, then we can, you know, we can use it in our stores. So ganun nangyari, guys. So nangyari, ako yung naging in-house food photographer, nag-develop ng recipe, like nakikita niyo sa photo, ano ba to, mga quinoa. So ginawa nating sushi. So during that time, hindi talaga kilala pa yung quinoa eh, compared to today, di ba? So sobrang lahat yata ng tao kilala ng quinoa, yung mga chia seeds, di ba? So at that time, medyo hindi kilala. So we decided na create a recipe, take photos, and create some posters. So nagkaroon ng interest yung mga consumer namin. And at the end, nagkaroon ng sales. So doon ko na-realize na, wow, super ano pala nitong ano to, fulfilling yung food photography. So ito yung mga samples ng photo ko ng mga previous work ko, siguro mga 6-7 years ago na to. Okay, Sir Jeff, next na tayo. So this is another sample ng mga photos ko noon na may kasamang recipe development. So as you can see, di ba, imagine if you're a consumer and you don't know how to use this product, then may makita ang recipe na ganito and very engaging na photo, di ba? Bibili ka talaga. So yun, Sir Jeff, next na tayo. So ito yung ating workflow. So itong slides na to, basically, is i-discuss ko is yung how I work usually as a food photographer. And syempre, unang-una yung client meeting. So ito guys, very important to, if specifically if you're doing paid shoots na or meron na kayong mga client, okay? So client meeting doesn't necessarily kailangan naka-Zoom meeting or something. Pwede rin through text or through messenger, everything. Ang important lang kasi dito is kumbaga mapag-usapan nyo ng client kung ano yung gusto nila maging output, ano yung mga kailangan nila sa inyo. So very important dito, yung number one is ano yung requirements ng clients? Saan ba gagamitin itong mga photos? Sa for prints ba? For print ads or for social media? Number two is request kayo ng shot list. Very important yung shot list para nasa same channel kasi. Like, I remember last time na nagsisimula pa ako. So, may mga times na, alam mo yun, parang in-assume ko na yun yung gusto ng client sa shot, pero hindi pala. So, I'm giving you these tips, guys, para hindi na maulit yung mga errors ko nun. So, importante yung shot list para same channel kayo. So, from there, di ba, hindi na maiwasan na yung parang misunderstanding, di ba? Okay. Another one sa client meeting is yung mga other requirements nyo during the shoot. So, ano ba yung kailangan mo dun sa client? Like, for me, usually, ang ina-ask ko sa client is to provide us with a space or a table, then also yung mga ingredients na kakailanganin sa shoot. Okay? So at least prepared din yung clients during the shoot kung anong gagawin nila. Number three, siguro other pa yung mga anong klaseng layout yung gagawin nyo. Sir, ma'am, kailangan ba ng ano, styled shots ba yung gusto nyo? Or gusto nyo shot in plain background lang? So at least prepared ka rin. Prepared din yung client, di ba? So the number two, which is also very important, is yung sourcing of props and backdrops. So ako nga pala kasi I focus mostly on mga rustic tsaka moody. So mga style shots talaga, lifestyle shots. So may mga props talaga ako. So ito yung pinaka second stage ko siguro after kami mag-meeting or pre-production meeting tinatawag minsan. So is yung sourcing ng props tsaka ng backdrops. Most of my props, especially pag mga style shots, usually binibili ko to sa Japanese surplus. Ayan, mga ganyan. So yung mga Asian, if Asian team dun, maganda dun bumili. Then another source ko yung, I think alam niyo na to, yung Dapitan, di ba? Arcade, Dapitan Arcade. So yung mga wooden plates natin, yan, dyan galing yan. Yung mga artificial plants, dyan ko rin binibili.
So then the last one is yung mga thrift store. So meron kasi sa amin sa Cavite yung mga Divisoria Mall, Divi Mall, Unitop. Ayan. So yun yung mga murang mga shops na pwede tayo maka-access sa mga props. Eh. So yun guys, binigay ko na sa inyo yung kung saan ako kumukuha ng mga props. And this will not break your budget then. Okay? So the next one is of course yung checking ng gears and equipment status. So importante ito. So especially kung nagsisimula pa lang kayo, tapos wala kayong ano, tawag doon, wala kayong mga spare gears. So especially kung yun nga, nagsisimula kayo. So mas maganda, i-check nyo muna lahat, yung camera, yung lens, yung mga, kung meron na kayong flash, check nyo yung flash kung gumagana, lahat, everything, pati laptop nyo. So mahirap na pag doon, during sa shoot, nagkaroon ng aberya. Okay, so next slide, sir. Ayan, so after that, usually, pag may time pa ako, ginagawa ko to test shoots. Especially if yung layout or yung design na gusto ni client is very new to me. So, iti-test ko muna yung lighting, kung paano ko ma-achieve yung ganung light. Pero kung medyo kabisado ko na, or yung gusto ng client is like yung gusto, yung mga shoots ko before, so hindi na ako nagte-test shoot. Pero kung usually yan, mga parang bago pa lang, gusto niya ng mga gantong shots na hindi familiar sa akin, nagte-test shoots muna ako prior to the actual photoshoot, di ba? Para pagdating sa actual shoot, alam ko na yung lighting, yung set design, kung anong props na gagamitin, kung anong props yung bagay, kung anong food styling yung bagay. So, yan guys, if may time pa kayo, before the actual shoot, mag-test shoots muna kayo. Okay? Then, etong number 5 is yung prop and gears inventory. Siyempre guys, di ba, hindi naman mura yung mga props and gears natin. So, kailangan ingatan natin to. So, ito naging learning na rin sa experience na sa akin kasi marami na akong nawalang props at gears before. Na alam mo yun, sobrang pagmamadali, sobrang excited. Hindi ko na siya na, ano, na tawag dito. Hindi ko na siya na-check. So, again, this is a very important one in my, important part in my workflow. Kasi hindi mura. Hindi cheap yung mga gears natin, di ba? So, okay. Doon tayo sa shoot day. Okay, so, ito na yung pinaka parang critical eh, shoot day natin. So usually shoot day, meron tayong tinatawag na call time, di ba? So as much as possible, we come to the place mga 1 hour earlier the call time. Para mas maganda yun para sa client, di ba? Para ma-impress din tayo sa client natin. And during shoot day, as much as possible, you check with the client if na-print na nila yung shot list natin. Para during the shoot, sunod-sunod na, tapos walang makakalimutan. And also, check with the clients kung na-prepare na lahat ng mga ingredients na ni-request nyo during the meeting, kung wala bang aberya and everything. Okay? So, yun yung sana natin sa shoot day. And of course, during the shoot day, dapat be professional. Actually, I advise guys, during the shoot day, medyo mag-build muna kayo ng rapport sa client before na-start ng shoot. Kamusta yun sila, chika-chika muna, gano'n. Huwag diretso agad na, ano yun, super, ano. So, break the ice muna. Para mas relax, kumbaga, at mas masaya yung shoot natin. Okay. Sige, sir, next slide na tayo. Okay, so, post-shoot inventory. So, ito, guilty rin dito ako dati. So, madami ako nakakalimutan na props. Minsan, may nakakalimutan ako na gears sa shoot location dahil wala ako nito, hindi ako nag-inventory. So I advise you guys as early as possible if you're still starting, make a discipline na yun, magkaroon kayo ng inventory. Very important din para hindi masayang yung mga props natin in some years, okay? And of course, the last one will be photo editing. Sir, tayo sa slides. Ayan, photo editing. Okay. So guys, I also want to impart to you na kailangan natin matuto mag-edit. Okay? Even though sabihin natin maganda naman from straight out of the camera, maganda naman yung shoot. Lalo na kung gagamitin yung photos natin for menu or ipiprint. So linisin natin. Kasi pag zinom mo yan, makikita mo yung mga dumi sa plato, which is, at saka ma-appreciate ng client pag ginawa natin yan. So, ayun. Kailangan natin mag-edit talaga, okay? I know, there's some na hindi natin kailangan edit kasi maganda naman out of the camera. Pero
as a discipline, start early, learn how to do photo editing. Like for me, actually, ang ginagamit ko mostly is talaga Photoshop. Photoshop, Lightroom, or yung Capture One if nagte-tethered shit ako. So, pero basic ng photo editing, Adobe Photoshop, you have to learn talaga. You have to learn. Okay? Then the last one will be submission of the edited photos. Okay, as much as possible, ask for feedbacks. Or ginagawa ko, nagsisend mo na ako ng sample edit, okay, sa mga clients. Kasi ayoko na mag-assume, okay? So iwasan natin na mag-assume na, oy, baka magustuhan to ni client. Tapos in-edit mo buong batch. Tapos pagka-send mo sa kanila, ah, sir, parang hindi ko gusto yung kulay. Baka pwede nyo gawing mas vibrant. O di, sayang yung oras natin, di ba? So try to send some sample edits. May mga dalawang types of edits. Then ask them to choose kung ano yung mas preferred nila. Or meron silang other feedback or may suggestions sila. Then after that, yeah, you can proceed editing the whole batch, di ba? So, mas save ng time and mas sa client yun, mas okay sa client yung ganun. Okay, sir? Next. So, dito na tayo, guys, sa pinaka-importante. Ayun. Actually, marami nagtatanong sa akin pag sa comments sa mga social media page ko. Sir, anong lens gamit nyo? Anong camera yung gamit nyo, sir? Which is normal naman. Actually, nung nag-start ako, ganun din talaga yung tanong ko eh. Pag nakakita ko ng medyo magandang photo. But honestly, and ito na sasabihin ko sa iyo, yes, gear and gear equipment matters. Pero guys, ang pinaka-importante sa any photography, lighting. Yun talaga ang very crucial. So, ang ma-advise ko sa inyo as early as possible, aralin nyo talaga yung pag-iilaw sa mga subjects natin. If it's either food or product or even portrait for portraiture shots natin. So, very crucial part ng food photography to guys. So, meron tayong different types of light na ginagamit sa food photography. Since food photography is actually parang still life photography siya, so yung subject natin hindi gumagalaw, di ba? So, an advice ko din sa mga beginners is do on what you have. Parang gamitin mo na lang kung ano yung available mo sa'yo. Kung wala ka pa mga speed lights or mga continuous lights, you can start with natural lights actually. So, dun din naman ako nag-start eh. Ang maganda, ang ano yun lang is aralin mo yung mga position ng ilaw. Okay? So, either you can shoot backlit in the front, in the side, on the top. I-move nyo lang yung mga subject nyo. Then, you can see the difference talaga. Okay? So, as you can see in this photo, Sir, dun tayo, Sir Jeff, dun tayo sa second slide. Ayan, ito mas malaki. So, ayan yan. So, nakita nyo dito sa photo na to at the first photo on the left. So, ang gamit ko dito is isang continuous light lang, di ba? And then, meron akong reflector sa kabila. Okay. Itong setup na to is very good for rustic or moody food photography na gaya ng ginagawa ko, which I specialize, honestly. So, nakita nyo, isang ilaw lang gamit ko. And you can see how dramatic the photo is. Gano siya super parang, di ba, lutang na lutang yung product. And may shadow. Huwag kayong matakot kung may shadow. Kasi actually, kailangan natin din ng shadow, lalo na sa rustic type. Kasi ito yung magiging parang 3D yung subject natin. So parang very visible, di ba, lutang na lutang. So as you can see here, isang light lang ginamit ko. Then binounce ko lang sa isang reflector para mag medyo lumutang yung front subject natin. Okay? And then, ang setup ko dito is actually simple lang yung tabletop ko is yung mga vinyl na nabibili sa mga hardware lang. Parang alam ko, 25 pesos lang each yan. So, mura lang to guys. So, hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Tapos yung mga props na ginamit ko dito is I bought it sa mga Japanese surplus shop. Okay? So, di-discuss natin later yung sa props naman. So, ano yung mga kailangan gawin. So, again, ang settings ko rito is f.63 yung ating aperture. And ISO is 500. So, tinaasan ko kasi nga continuous light eh. Ang maganda sa continuous light kasi guys, makikita nyo na agad kung ano yung output. Hindi gaya ng flash. Pag pindot nyo pa lang, tsaka nyo makikita kung saan yung bagsak ng shadow. So that's one of the advantage of using continuous lighting. And ang problema lang is yung sa
aperture ng ano, aperture natin, hindi tayo pwedeng mag mga high aperture like pang F10, F11 unless super super powerful nung continuous light mo. Kaya dito ginamit ko lang ng mga F.6.3 lang, then tinasan ko na ISO para ano pa rin siya sharp. Okay? So next slide sir. Ah, ito. Ito natural light to, mga siguro 10 a.m. ko yata ito shinot. Inabangan ko lang na medyo cloudy. So, para hindi ganun ka-harsh. So, yun nga guys, sabi ko kanina, kung ano man yung meron kayo, yun muna yung gamitin nyo. Okay? Wag muna kayong, parang wag muna kayong ma-intimidate na wala kayong flash, kaya hindi kayo makapag-shoot, or wala kayong lighting na maganda. No. Start na kayo kung ano yung meron kayo. Kung wala kayong window na ganito sa bahay, nung kayo sa ano nyo, sa friend nyo, sa relative nyo. So, make a way kung gusto nyo talagang mag-improve sa food photography. It's actually, ano talaga, discipline. Okay? Like in this setup, so I'm using Canon EOS RP here with the 85mm lens. So, nakita nyo, di ba, ang ganda pa rin ng bagsak ng shadow. Ito, one light, ano lang to, yung source ko, yung window lang. Tapos, wala akong ginamit dito na, ano, na bounce card or something. So kaya nakita nyo medyo may shadow pa rin, 'di ba? Pero ang ganda, 'di ba? Super moody. Yan. So 'yan ang nagagawa ng natural light, guys. Okay, sir, next tayo. Okay, ito na 'yung sa props. So if you notice kung makakadalaw kayo sa page ko sa Instagram, Michelangelo Food Art, ang mano-notice nyo sa gallery ko is talagang puro styled 'yung aking mga shots, talagang mga moody. And actually, yun yung brand ko kasi. So, yun yung nagustuhan ko na brand. Kaya dun ako nag-focus. And one of my branding na talagang technique is props talaga, props design or set design. So, like for this one, yung photo natin to, yung first photo natin is an Asian dish. Nakalimutan ko na kung anong tawag dito eh. Matchang yata. Yeah, so it's Asian dish. So, yung client natin wants a very, very premium photo. Na gusto nila mapakita yung origin ng kanilang product, and also para mayroong story that tells a story kung saan galing yung product nila. So okay, as part of my work, gumagawa rin ako, meron din minsan tayong mga production na kailangan gawin. Like nakikita nyo yung kahoy sa likod, yan talaga ginawa ko yan para sa shoot na to. So okay, yung mga spare na kahoy lang sa kapitbahay namin sa likod, na-assemble ko lang para mag-mimic na parang nasa Asian ano tayo. Bala Asian house o Asian province, di ba? So nakita nyo yung mga props din sa likod. May mga matcheng na nakabitin. Meron tayo mga ibang props na parang teapot, ganyan. So ang key lang naman sa prop styling is make sure na yung props na yon hindi masasapawan yung ating sa food subject. As much as possible, yung color din nila kailangan natin mag-match. Okay? If for example, yung ating tabletop is medyo warm color, parang ganun din. Iano natin sa warm color din. Imagine niyo kung blue yan, di ba? Parang hindi na mag-match. So make sure lang nag-match yung color natin. And another technique sa match, para makuha niyo yung match color is, pwede kayo magpunta sa Pinterest, yung mga color palette match. Doon. Pwede nyo i-research yun and makakuha kayo ng mga guides sa color matching. Okay? And again, sa prop styling, yung shapes and sizes, also be careful. Huwag masyadong walaki, huwag masyadong mataas, huwag din masyadong, yung design niya parang very distracting na dun na magpo-focus yung audience nyo imbis na dun sa food, diba? So, ang subject na, ang hero natin dito yung food, hindi naman yung props, diba? Okay? So, kaya ganon. So as you can see in this photo also, makikita nyo yung other ingredients in the front, diba? Kung ano yung matchang. So at least, diba, yung audience natin alam na, ganun pala yung laman nun. So imagine itong photo na to, binraw sa Instagram. Diba? Yung audience natin, magtatagal siya, diba? Kasi gusto niya, nakita niya yung mga ano, parang background. Ay, ganda nito, ha? Yung pala yung mga ano. So yun yung actually yung goal natin, diba? Sa food photography is ma-convert sa sales.
paano mako-convert sa sales kung in-swipe up lang ng client, ng audience natin yung picture, di ba? So ang goal dun is magtagal. Actually, ang average yata is mga 3 seconds lang pinakamatagal eh, viewing. So, di ba? Eh, pero kung ganyan yung photo mo, parang magtatagal pa yung audience na to take a look at the photo, which is our goal. And hopefully, we will convert to sales, di ba? Okay, so yung next photo natin to the right, ayan, sige, ito na. And to the right, is also a team shot. So ito yung Christmas naman. So yung client ko wants a moody rin. Kasi parang marami na daw na white Christmas, so gusto niya moody. So as you can see, very festive yung background, di ba? It suggests a very festive feeling. And kung ikaw yung audience, alam mo na, Christmas product to. Pero, di ba, at the center of it is yung ating mga products pa rin, di ba? Doon pa rin tayo nakafocus. So I use the colors that match the theme, like Christmas, so it's green and red and white. So doon lang, di ako naghahalo ng ibang color na like blue, pink, violet, or something. So medyo magkakaroon ng mismatch eh. So this is another way to build a technique in food photography, especially if you want to follow my sample, like going to a rustic mood. So importante talaga yung choosing of fried props, yung size, colors, and everything. Okay, next tayo, sir. Okay, so ito naman is another type of prop styling, yung ating meat product. So yung client ko is gusto niya magkaroon ng parang premium look yung kanyang brand. And kung nakikita nyo dito sa photo na to, di ba, parang yung product, meat product, parang kagaling lang sa, ang tawag dito, sa butcher shop, di ba? So super rustic, super moody na, alam mo yung feeling na parang gusto mo na siyang bilhin, gusto mo siyang uwi. And also I incorporate yung some of the ingredients na pwedeng gamitin ng audience if kailangan lutuin sila. So meron siyang salt, may lemon, di ba? May mga, parang herbs yata yun. O yan, mga herbs, di ba? So, ang goal ko kasi lagi is, parang pag tinignan nila yung photo ko, magtatagal sila doon. Hindi nila isaswipe agad. Diba? Para maglalaro yung imagination nila. Which is yun naman talaga dapat, diba? Okay? So, yung photo nyo to the right naman is ito, bright naman, okay? So, I also shoot bright. Depende rin talaga sa requirement ni client. So, dito I choose some neutral colors naman, diba? So, matching colors talaga since yung pasta is around red, yellow. So, I make sure yung mga props na ginamit ko is relative sa color nila. So, complementing. Di ba? Super simple lang, may props pero hindi ka doon magpo-focus, di ba? Meron siyang block of cheese, merong olive oil, so meron siyang kitchen towel. So very premium, very exclusive yung look, di ba? Hindi siya yung parang pag tiningnan mo siya, hindi siya parang kinrap lang talaga and everything. So depende rin sa client ta. So ang client ko kasi gusto ganito. Okay? So yan yung mga props na pwede na this is some of the ways na pwede natin gamitin yung props, okay? Okay, next, sir. Si Ian. Shout out kay Ian. Okay, so, eto na yung pinaka-important topic for today. Kung bakit ako nag-shift sa Canon EOS RP. Yun pala, hindi ko nasabi sa inyo, guys. Because I was shooting, before having this, buying this Canon RP, actually, nag-shoot ako. Ang ginagamit ko is yung DSLR. So, mga 10 years ko nang ginagamit yun. Okay naman siya. Walang problema. Kaya lang, when you're shooting pro na, and dumadami na rin yung clients mo and yung workload mo dumadami na, dun ko na-realize na I think kailangan ko nang gumamit ng full frame tsaka ng mirrorless. And ito yung mga reasons primarily ko. Number one, yung sensor, di ba? Since I'm using cropped sensor, so usually talaga pag full frame, nakita ko rin difference eh. Talaga medyo mas sharp sila. Mas maraming ilaw kasi mas malaking sensor, di ba? So I noticed na mas sharper siya tsaka mas maraming light yung pumapasok. So hindi ko na kailangan itaas yung ISO ko. Especially if I'm using the photo for print ads, di ba? So hindi ko talaga pwede itaas masyado. Magkakaroon ng green,
So yun yung one main reason din, yung sensor niya. Okay? Since full frame. And number, yun nga, another one is a sensor pa din to. Is yung, ito importante sa akin, yung framing. Okay? Especially nowadays talaga kasi most of my shoes are yung pang print ads. So kailangan yung framing, may requirement si client na ganito, vertical, gantong size. Dapat ganito lang yung ano, ganito lang size yung pwede. So with my DSLR, medyo nahihirapan na ako kasi crop siya, di ba? Kailangan ko i-adjust. Kasi ang, alam ko guys, if you guys are owning a DSLR here, medyo siguro nakaka-relate kayo sa akin. Yung framing mo, ibang-iba dun sa viewfinder, di ba? Parang sa viewfinder, kala mo okay na. Pero pag shinot mo, parang may space pa, hindi accurate. So dun ako medyo nahihirapan. Lalo na for prints. And especially kung, imagine mo kung 20 to 30 food items yung shoot ko for the day. So nasasayang yung oras ko sa readjustment, realignment, mga reframing na tinatawag. So dun nag-decide na ako na I think I need to upgrade to a full frame and to a mirrorless, okay? So number two, yung weight, okay? So syempre guys, yung sino dito yung mga shoutout yung gumagamit ng DSLR, alam nyo kung kano kabigat siya, di ba? Pati yung mga lens nila. So imagining buong araw ako nagshoot ng food and I seldom use tripod kasi para sa akin mas mabilis yung handle, eh. Mas maraming angles ako nakukuha, di ba? Pwede kong from flatty, bigla ako from direct ganyan for 45 degrees. So ang bilis compared sa the tripod ko pa. Usually I use tripod lang pag kailangan ng yung product is same perspective lahat, like for mga ano man gagamitin sa Grab or sa menu, mga ganyan. So kailangan tripod, yes, gagamit ako. Pero most of my shoes talaga is handheld. So yun talaga it take a toll sa shoulder ko tsaka sa likod ko. Sobrang bigat, eh. Diba? So, and comparing to, since mirrorless na siya, diba? Tinanggay na yung mirror. Then, yun. So, sobrang ganya, guys. Sobrang ganya. So, mano to, siguro pag na-try nyo yung RP, dun yung malalaman talaga na, wow, iba talaga compared sa mga DSLR na sobrang bigat. Okay. So, again, sa akin to, ito yung aking observation. Kasi yun nga, medyo tumatanda na tayo. And medyo nakakapagod na kung buong araw carry mo yan tapos mga 30 to 40 items. Hindi siya ano, hindi siya healthy. Kaya yun, nag-shift ako dito sa ating Canon EOS RP. Okay. Ano pa ba yung iba kong reason? Sir, next slide tayo. Ito importante din sa akin, dong, cost effective. Kasi pag nag full time ka na sa photography, like for me, ito na yung primary source of income ko, eh. So syempre, yung price is very important to me, di ba? So I think relatable to sa mga ibang mga starting natin na photographer diyan, na di ba? Talagang kina-compute natin muna kung kaya ba ng budget, di ba? Although sinabi ko kanina, di ba? Sabi ko, gamitin mo muna kung ano yung meron ka. Yeah, very true. Pero there are times na kailangan mo mag-upgrade. Like for me, I think is very reasonable na mag-upgrade ako. Like, kasi sa photography, di ba guys, hindi nang naman camera na kailangan mo, eh. Di ba? Kailangan mo rin ng mga light equipment, laptop, ano pa ba, props. Di ba? Marami pa tayong kailangan, hindi lang camera. So, I try to budget na makakuha lang camera na I think very useful sa field ko, which is food photography, di ba? Hindi ko naman kailangan ng camera na ma-burst, eh. Hindi naman ako nagsushoot ng sports, di ba? Or di ba? So, okay na okay talaga itong Canon EOS RP sa akin. Super swak talaga siya. And knowing Canon, very durable to, I know. Very durable. Kasi yung DSLR ko, 10 years ko nang ginagamit. Never kong pa pinaservice. As in, nabagsak na yun before. Pakaswerte lang ako. Pero super durable niya. So I know, talagang tatagal to. Okay? And another one is yung mga choices ng lens. Actually guys, ito, kit lens lang to nang binili ko yung Canon. USRP. So 24mm to 105mm. Swak na swak to sa food photography. Bakit? Kasi pwede tayong mag flat lay or mga wide angle shots for group shots. And pwede rin tayong mag macro. And yung f-stop niya, maximum is, sabihin natin mga 7 point. Tama ba guys? 7 point something, di ba yun? Yung f-stop.
sabihin nila, oh, mas maganda kung 2.8, blah, blah, blah. Oh, maganda 2.8, di ba? Mas may bokeh or something. Pero ako kasi, guys, ang minimum ko na f-stop pag nag-shoot is f9. So, bakit f9 ako? Para focus lahat. Okay? Especially my photos will be used in menu, di ba? Paano yun kung f2.8 gamit ko, di blur? Magbe-blur yung iba. So, ang gusto ni client, di ba? Focus lahat ng product niya. So, very suitable sa akin. Kahit nasabi natin f7 yung ano niya, start niya, di ba? Walang problema. Very useful pa rin, di ba? And it's 24 millimeters, so pwede tayong wide, from flat lay, from group shot. And minsan nagshoot din ako ng mga interiors ng resto or mga cafe, di ba? So, okay na okay. Hanggang 105. So, pwede tayong mag parang focus talaga or mag macro shots niyan. So, akin, talagang kinumpit ko kung ano ba yung pasok sa budget ko. Meron na ako mirrorless, tapos meron pa akong kit lens na very very small. Okay na ako dito, di ba? So, siguro, tsaka na ako mag-upgrade if needed lang talaga. Pero as of now, Canon EOS RP really fits my job or my photography needs, okay? And of course, another, which is, I think, ito yung nagustuhan ko sa Canon use before pa, is yung very user-friendly siya, yung interface. So kung meron kang, siguro meron kang mga Android or iPhone, mas komplikado pa yata gamitin yun kesa sa mga menu buttons dito eh. So super easy siya gamitin, guys. So yun ang kagandahan dito. So hindi ka talaga ano, mahihirapan gamitin siya. And lahat naman yung support system ng Canon, yung website nila, nandun lahat yung mga tanong kung meron kayong hindi naintindihan or something. So, yeah, wireless connection na siya and may Canon app. Okay, so very high-tech na. Kumbaga, sa akin, okay na okay na to. Wala na akong complain. So, yun right, guys, yung reason ko. And I think that's why I want to recommend if you want to start doing food photography and mayroon naman kayong budget and why pwede na kayo mag-start sa entry-level na mirrorless and full-frame ng Canon. Remember, guys, full-frame na to and mirrorless pa. So, ito na siguro, guys, kung ako yung tatanungin nyo, ito na yung re-recommend ko talaga for starter. Okay. Tsaka yung mga kit lens nila sober, super effective. Okay? Meron pa siya isang kit lens, yung 50mm na prime lens, which is I also recommend for a start. Kasi ako, yun talaga ginamit ko nun eh, prime lens talaga, 50mm. Super good din, super very good. Okay, sir? Ano ba yung next slide natin? Okay, so siguro yun na yung last slide ko pala. So, syempre lahat ng presentation, lagi may quote yan eh. So, sa akin ito yung nag-ano talaga. Yung first 10,000 photographs are the worst. Which is very true talaga, di ba? So, may nakaka-relate siguro dito sa atin. Na kahit ako, nagsimula ako, siguro, kahit now, pag nag-shoot ako ng mga 500 shoots, siguro mga nagustuhan ko lang dun, mga 20, 30. So ang point lang dito is just continue to shoot, okay? It's okay na ganito muna yung output natin, but the good thing is kailangan we try to improve, okay? As much as possible, wag tayo mag-status quo. Try to set a goal. Next week, kailangan mas magaling ako. Next month, it's up to you kung kailan ka, ano, yung say your own na timeline. Pero ang maganda dapat, hindi tayo status quo, okay? Kailangan nag-improve tayo, okay? So, ayun guys, that's all I think for me tonight. And thank you for listening. Hope you all learned something. And ito pala, kung gusto nyo makita yung aking other works, you can check my Instagram page, Michelangelo Food Art. So, ayun pala, another tip. Ito, business tip lang ah. I started kasi ako no, sa food photography, pero yung iba-iba ako eh. Meron akong light, NARA, merong dark, tas may mga product shoot pa ako. So, magulo. So, my suggestion to you guys, ha, if you want to start a portfolio, you choose Instagram. Bakit? Over Facebook, ha? Sa akin lang. Ha? Kasi ang Instagram is very visual. So, di ba, pag nag-land ka sa page nyo, anong makikita nyo? 9 photos agad. Di ba? Compared sa Facebook, isa lang eh. Tas ang dami pang text. Ito, since our field food photography is very visual service oriented tayo pero visual tayo, di ba? So mas maganda talaga ang Instagram. Okay, so imagine mo yung client mo, yung prospect mo na client pag nag-land sa page mo,
makikita agad nila kung ano yung, kung ano ka, kung ano, food photographer ka ba, product photographer ka ba. And another tip siguro, ito very important din guys, you only post your best product or your best photo, sorry. Tiisin nyo, hindi nyo kailangan mag-post everyday, okay? Huwag kayo mainip, okay? Make sure you, kasi portfolio mo to eh, di ba? So don't post na mga so-so na photos lang, okay? Try to post yung the best na photo nyo, okay? Kasi it will represent you, your brand. Okay, siguro sa mga future discussion, mga idol from Canon, pwede nating discuss yung aking journey sa brand and marketing. Kasi guys, one thing is yung magaling ka mag-shoot or magaling ka na photographer, pero it's based on my experience, it's useless kung hindi ka marunong mag-market or mag-brand. So magaling ka nga mag-photo pero hindi ka naman kilala or hindi nila alam yung trabaho mo, so wala rin mangyayari. So guys, so yun, siguro next podcast na ba to or mga live talks natin. Ayun, Mike, do you hear me? So ayun, Sir Aaron. Yes, so thank you, no, for your presentation, very insightful. Ayun. Siya. May mga pending questions tayo, no, from Christina Ichon, no. I think she's asking yung shot mo ba nung yung meat, no? Is it a natural light or a continuous light? Okay. For that one, the meat product, I use a speed light. Okay, one speed light lang. So backlit, so sa likod ko siya shinot. Sorry, hindi ko na nalagay yung ano, wala kasi ako ng BTS nito. Pero yeah, thank you for that good question. So as you can see, ang advantage ng doing a rustic type of food shoot is hindi mo kailangan ng maraming ilaw. So like this, I've used an ordinary flash lang. Then yung soft box ko is mga 90 cm, tama. Hindi naman ganun kalaki. So I position the light at the back of the subject. So dito sa photo na to, nasa taas ng meat. Ayan, di ba? So ang ganda ng bagsak ng ilaw. May shadows pa. Ayan. Thank you for the question. So guys, kung gusto niyo ng rustic shoots, try nyo ilagay yung light source nyo sa likod or sa, basta wag sa harap. Okay? Hindi yan portrait, hindi tao yung sinishoot natin. Okay? So sa likod or medyo likod, siguro mga may ano ba angle nun. Pero basta wag sa harap. Okay? Subukan nyo. Tomorrow, try nyo na. Ayan. Mike, kasi since you mentioned about, you mentioned about rustic treatment or moody treatment, no? Well, in tradition, no? I mean, in natural advertising, yung lighted shoot ang normally nire-require, no? But you correct. Stick to that rustic treatment, no? Why did you stick to that treatment and talagang until now tinutuloy-tuloy mo siya? Sir Aaron, that's a very good question. Actually, naisip ko din 'yan. May nag-critics din sa akin noon na wala daw pera diyan. Kasi 'di ba, most of na commercial shoots is very, 'di ba? Maraming ilaw and everything. Limited lang so, siya. Correct. Very limited lang yung ganito. Pero I think mga fears ago kasi wala akong branding, wala akong identity, parang ano ba ako as a food photographer? Ah, 'di ba? So wala akong identity. So doon ko na realize yung importance ng branding and marketing. So nag-invest ako sa marketing branding consultant. So ayun, nag-discuss kami kung ano yung plan ko, gusto ko ng rustic and how can I, you know, make it as my brand identity. Well, hinighlight talaga yung advantage din. Kasi ang maganda sa ganitong niche is yung client natin, for example, they're looking for a moody type, di ba? Kunyari gusto nila ng moody type na photos, food photos nila. Ngayon, maghahanap sila, di ba? Maghahanap sila sa IG. Some of the social media managers will look for some photographers in IG. And pag nakita nila sa portfolio sa IG, iba-iba, 'di ba? May food product, may food shoots, tapos may product shots, may portrait,
'di ba? So parang ako as a client, saan ba siya magaling? 'Di ba? Ano ba siya, portrait photographer ba siya, food photographer ba siya, or product photographer ba siya? So ayan, dami ko ng ang dami nang sa field na ganun eh, 'di ba? Parang hindi ko na kaya makapag-compete noon kasi mas nauna sila sa akin, mas kilala na sila, 'di ba? So I want to be identified as someone who is very is expertise is basically rustic, 'di ba? So when they decided to go for a rustic type of shoot, alam na nila kung sino 'yun, 'di ba? Or konti na lang kami. Kumbaga may meron ng ano, kumbaga mas nakapag ano na ako, compete na ako sa kanila. So I think yun ang advantage. Although yeah, you're right, medyo maliit lang yung market na yan. It's okay. Kasi although maliit, ikaw naman yung, 'di ba, preferred choice or yung nasa top of mind nila, 'di ba? So yun yung that's why I really decide to, you know, go full. Base kung bahala na, pero ito talaga eh. So right now, okay naman, kumbaga nag-work out naman for me well. 'Di ba? So guys, yun nga, kaya payo ko sa inyo, you should have a brand identity as early as possible. As early as possible, you have a brand. Pwede ka naman mag sabihin nating rustic. Pwede mo pa rin iyan yan eh. Gawing ano ba? Mas specific pa. For example, cafe. 'Di ba? Uso-uso ng mga cafe business, 'di ba? Mag-focus ka dun. Rustic pero mga puro coffee lang. So ngayon may ito na yung mga client na, 'di ba? May coffee owners. Ah, sino kaya yung photographer na kukunin natin? And may nakita nila yung feed mo. Lahat ng photo mo coffee, rustic. Hindi ka pa ba kukunin, 'di ba? Yeah, so yun, correct. Yun yung advantage ng branding and marketing. Yeah. Before I give the floor to JV and Jeff, kasi marami rin silang tanong, I'm encouraging all yes, our viewers, no, to ask questions sa comment section and we will read it later on, no. So Jeff, JV, may mga questions ba kayo kay Mike? Hi, yes, finally I was able to join. So sorry I had connection issues. But yeah, thank you Mike for those wonderful insights. I have to agree when it comes to branding. Tama rin yung sinabi ni Mike when it comes to you doing your shoot, kasi if you don't brand actually your shoot, baka magmukhang pare-parehas na siya, 'di ba, with other photographers. And it's something that you also I agree that you need to you have to find your personality, your brand in everything you do. Kasi personally, I also do I shoot photos, not as good as you, but not as good as you, Mike, but I shoot toys. Pero sa toys kasi it's a different genre. Pero kasi for me, since ang orientation ko to photography is portrait, yung shot ko is para siyang portrait for toys, which is hindi siya ganun ka, you know, kadalas makita when you talk about toys. So what I like about what you said, and I hope those who are watching would really take it into note is that you put your branding dun sa ginagawa mo. Kasi like what Mike said, maganda siya eh, kasi kunwari if people would recognize the shot and they know it's you, moving forward, if you get clients, alam niya na yung gusto niya yung shot. Correct. Na ganito. I think ano, in passing, we were discussing earlier, Mike, na may client ka na was showing you pegs of the shoot, but they failed to realize or recognize that it's actually your shot. Yeah. Kaya it was easy for you to say focus. Na, okay, I can replicate this. Diba? So yun yung siguro, that's one of the benefits of having your brand eh. So any more questions, sir, Jeff? Si boss. Idol Jeff. I was really amazed. Okay. No. The photos are really nice though. Thank you. My question is kasi nakwento mo kanina before we start the live, no, yung I think yung una mong light dun, yung nabili mo sa Shopee, no, kasi part of our life, 'di ba, na I mean dadaan tayo dun sa point na
wala tayong pambili. That's the reality. Hindi pa natin kayang bilhin, no? So, ano yung nag-motivate sa'yo na ituloy pa rin yun even though you only have those light, I mean, usable, yun lang yung usable light mo. You have limited resources. Limited resources, no? I'm curious, ano yung talagang nag-motivate sa'yo to still continue? Kasi some might be discouraged na shucks, ito lang yung meron ako, ayoko na nga, parang ganun. So, opposite to you, strive ka. So, what makes you, ano, yung kumbaga motivated during those times? So, if I may project the slide. There you go. Because I love this job. I love being a food photographer. Yun naman yun, di ba? In any, ang tawag dito, kung ano man yung work natin ngayon, di ba? Ba't tayo nagtitis dyan sa work natin, kahit na, di ba? Kahit na minsan traffic, sobrang traffic, kailangan move. Di ba? Pero we love the job, di ba? So ganun din naman yung kahit saang aspect, di ba? Like for me, you're right, sir, wala talaga akong ganun kalaking budget when I started. But I really want to improve. That's why I think medyo bitin lang yung ano natin talks, because I also want to talk about the discipline in food photography. Kasi actually ang problem dito is not the gear or lack of it eh. Yung talagang discipline. I think in any field naman or any, 'di ba? Yung disiplina kung gaano mo gusto ba to. Gusto mo, ako kasi gusto ko talaga to. I want to be a food photographer for the rest of my life. So, I don't care kung anong gamit ko ngayon. Kahit bombilyo pa yan, or bumbilya pa lang doon sa manuka ng tatay ko. Alam mo pa kailan. Gagamitin ko yan. pero you care about the camera. Correct. I don't care about the camera. Yes, Canon. Yes, yes. Basta yung ilaw. Canon. Power shot. Ayun dati. Dati una kong camera eh. Power shot. Canon. I remember yun. Canon power shot. Yeah. So I don't care kung phone pa yan. Di ba? Pero kung talagang gusto mong matuto, matututo ka eh. Correct. So, yun nga, suggest ko, kung ano yung meron ko ngayon, gamitin nyo. Huwag kayo mag-reason out. Wala akong bintana na malaki gaya sa iyo eh. Mga kapitbahay ka. Doon ka sa relative mo. Di ba? Libre mo na lang sila ng food. Di ba? I remember when I was in Singapore. Oo. Wala akong bintana noon. So, I have to knock on my neighbor. Which is a Chinese thing. Can I use your window? Ganyan? So, I have to shoot something. Diba? So, discipline lang talaga. So, guys. Kasi in any field talaga, kailangan mo may discipline. Naalala ko yung si Mike last time kasi parang he is using his 600D, no? Yeah, 600D, but he is really producing those kind of images. But, again, he keeps on chatting me na, sir, gusto ko mag-upgrade. So, I saw the, yung passion niya talaga na he wants to improve further, no? So kaya yung sinasabi ni Mike kanina about the upgrading to RP, no? So very nice point din. And if ever, Mike, no, may question lang ulit ako, no? If ever na, for example, you only have one lens to choose from aside from the 24-105 kit, no? I think some of the viewers are also curious, no? What lens next to the kit lens will you use? Siguro I will go with mga prime lens natin. Nifty 50 is on top of my mind talaga. Yung Nifty 50 o yung 50mm natin, yun talaga nga, for me ah, yun yung bread and butter ko eh, for many, many years talaga. Diba? So yung focal, yung kumbaga, yung 50mm kasi it mimics yung eye, ang tawag dito, focal ng eye natin, diba? So halos pareho siya. So kung framing wise, composition wise, maganda eh. Parang halos natural. Okay? Nagkataon lang kasi na may requirement yung mga shoots ko ngayon ng wide angle or mga flat lay. So I need to, kailangan ko mag-adjust. Pero kung ako lang, okay na ako 50mm or 85mm. 50mm. Yeah. Siguro it's let's try to inject some of the questions from the comments, no? I'll ask one. Oh, actually, ang gaganda ng mga comments nila eh. This one is also John Miguel Carpio, no? 650. Okay. Oh, nice, bro. I'm also curious dito sa question ni Francis Lumahan. So, tama siya. How do you get your ideas for styling or getting props? Do you just go to a shop and buy whatever prop that you feel is interesting? Or do you have to shoot? Do you have a shoot in mind?
before going to a shop to buy these props, plates, and what have you. Okay. So, tama. Okay. What's the thought process when it comes to getting the props, getting the shoot? Actually, good question. So, that is where ang practice ko is, syempre, meron po na akong creative layout. So, kukuha muna ako ng inspiration sa mga... Ewan ko, sir, kung na... Dati kasi wala pa yung ano Pinterest, di ba? Ewan ko, naabutan yung Flickr. Buhay pa naman siya. Buhay pa naman yung Flickr. Oo, dati. So, doon ako kumukuha ng inspiration before. Tapos, inaaral ko yung sha- yung pala, guys, kung gusto nyo makita paano yung lighting, check nyo kung saan yung shadow ng mga photo. Mm. So, ginagawa ko, okay. Piniprint ko pa yun, sir. Mag-ano lang ako, i-download kasi piprint ko. Tapos, inaaral ko siya kasi wala namang, during my time, wala masyadong content creator for no, mga tutorials sa food photography. Mm-hmm. Diba? So, sariling sikap talaga. So, inaaral ko, parang yung shadow niya nandito eh. So, most probably, yung light source nandun. Diba? Tapos, ba't focus na focus lahat? Siguro yung aperture niya mataas. Kung aperture niya mataas, ba't maliwanag pa rin? May mga question ko nun. Mm-hmm. Pero hindi naman grainy, so hindi mataas yung ISO, parang ganun. So, yung mga ganun ba? So, para siya nagda-dissect. So, dinadissect mo, paano naging ganito yung ano, paano yung cinematography na ginawa dito? Bakit ito yung props na ginamit niya, hindi ito? Mga ganun ba? Hmm. So, lahat yung nasa question ko. Yun yung interesado ako sa food photography. Jumping yes, in, does it affect kung ano yung shoot na kailangan mong i-shoot for the day? For example, you showed earlier yung parang very ancient Asian home kasi you had to shoot for hot pot, di ba? So ano yun, dun din ba siya nagse-circulate in terms of yung thought process na I need to have this wood kasi I want everything to be very earthy. Yan, kunwari yan, chicken feet yan, I suppose. Di ba? So mukha siyang in visual, it's on a table, pero you can also view it as yung lower table dun sa mga Asian homes. I mean, dun sa mga Eastern Asian homes, diba? Yung parang nakaluhod sila when they eat. So, siguro, tutuhog lang natin dun sa question ni, nung first question earlier, is ano dito yung props na dapat pinag-iisipan mo na dapat meron ka? Or dapat you need to purchase even without the thought of you're already doing it. Diba? Na nandun ka na sa shoot and then you feel like, ay sharks, may kulang. Ano yung kailangan kong gawin to fill up the gap in terms of props? Okay. It goes, it boils down to, nag-start sa branding ko, diba? Since I'm branding very rustic, Asian something. So, kung ganun na yung brand ko, so I must be ready, diba? Na one day may magpapashoot na ganito. Right? So, so yun sa question ni Francis, minsan talaga, kung pupunta ako sa mga, kunyari, sa mga Japanese surplus shops, matla na lang eh. Parang, titingnan ko yung texture, kung, mukhang maganda. Bibiling ko na, hindi ko naantay na may shoot ako na bago ako bumili ng props. Kasi, very scarce yung gantong types of props eh. So, ang hirap hanapin ito. So meron ka bang meron ka bang feeling na you would need the prop kaya mo siya kukunin kahit hindi mo pa siya kailangan? Correct. Instinct siya na dapat the viewers would also try to get. Yes. Instinct na siya. So, kasi sa, especially sa food photography, yun nga sabi ko, very scarce yung... And nakikita nyo sa branding ko, wala kang makikita ibang props na kagaya ko dyan. So, di ba? Ayun ang ayoko mangyari na may katulad ako. So, magiging... Pare-pareho kami bumili sa Shopee. Pare-pareho kasi, alam yun, so as much as possible, I want to stick to my brand, which is very unique, very exclusive. So talagang effort talaga. And maganda to sa, parang sa client, parang binavalue nila to. Parang si Mike nag-exert ng effort. Para so, imagine yung client nyo, yung product nila, tagal nilang ni-research, talaga nilang, di ba, pinaghirapan nilang gawin yung product nila eh. So, tas ikaw, as a food photographer, binavalue mo yon. Diba? Talagang, sige sir, ma'am, sir, yung gagamitin natin dito, talagang very exclusive sa inyo lang. Diba? Parang ganun. So yeah, okay. Tama, Francis. Meron lang ditong Sorry, Aaron. Kasi related yung next question ko na gusto kong ituhog about props and the usage.
May question si Ali, pagandaman, is it okay to use the same props for different shoots? Actually, okay, this one is, nakakalusot ako dito kasi branding ko to eh. Alam mo yun, kinuha ko ng client nito for the shift, the type of shoots I made. So yung question na, siguro yung mga props, minsan talaga, nare-recycle ko, no choice eh. Pero, okay pa rin sa client. Kasi yun yung branding, gusto nilang looks. Eh. That's why, yun din yung advantage of having a branding, di ba? Parang Nike or, sorry, nagsiya ko ng other brands, di ba? Kunyari, pura kayo may Jordan 1. Pero ba't gusto nyo pa rin? Yeah, it's okay. Di ba? It's about the brand. I want this brand. Di ba? Gusto ko yung brand na to. Di ba? Although forever tayo naka-Jordan 1. Di ba? Why not? Actually, Sir JV, right now, parang that's the reason why we need the you need to niche down first. I mean, it's hard sa umpisa no, na may niche ka kasi clients will be trimmed down. Yung number of clients will be trimmed down. No? Pero as time goes by, it will help you in terms of decision making. You have, kumbaga, meron kang focus in terms of buying props or targeting clients or, I mean, it will follow through na. No? So kaya sobrang na-miss din ako na sinabi mo na you have your own brand. So, having that in mind as a photographer is really parang next level siya. Kasi not all photographers mind the branding, eh, di ba? They just want to shoot this style. So, you have that niche. And I think it's helping you right now na yun nga yung mga question ngayon na lahat nagbobol sa, kasi may branding ako, kaya I bought these props. Hindi dahil may shoot. Actually, dahil dyan, may tuhog na naman ako na question kasi medyo related siya. Wait, I'm just trying to look for it. Sabi ni Hides, how do you keep up? Is this about the trend of photography, Hides? Like, why food photography? Who's your mentor? How do you keep up? Yun ba yun yung sinasabi mo? Like, is it the trend? So, if it's the trend, how do you keep up with your branding, ano, Mike? Actually, I'm also curious. There is this trend in terms of food photography that's quite apparent right now. And hindi ko alam kung napapansin din ng mga nanunood. If you notice, si Burger King changed their branding when it comes to how the food looks. Medyo hard light. And hard light, first I saw this was in Bon Appetit na magazine. So, is this something that you would, you know, in terms of trend, you can put your branding on? Like, what's your take on this? Okay. Since, like, for me, my branding is very important. So, yun nga eh. Well, I can do a passion shoot like that. Yung mga bright, ang tawag dito, mga flash lighting. I also do that, sir. I also do that. Pero I try to tell my client first na hindi ito yung forte ko. So, I want to be honest with them. Okay. Hindi ito yung portico, but if you trusted me, yeah, we can try. So I've done some shoots na harsh, lighting, bright yan. So okay naman kay client. Pero again, pag hindi ko pinapost yun sa Instagram ko, kasi mabibreak yung brand, di ba? So pinapost ko lang yun siguro sa stories. So kung if you, baka meron dito yung mga followers ko and nakikita nila yung stories ko or yung my day, minsan may makikita sa mag-well sila may bright. So yun, okay lang dun. Kasi 24 hours lang yun, di ba? Mawawala rin. So, but if my client landed on my page, they still see the same pattern, di ba? Which is rust. And yun nga, sir, pag may branding ka na ganito, walang mag-inquire ng harsh light, honestly. Wala. They inquire at you kasi gusto nila yung ganun. So, pero hindi, they don't impose. They don't impose it on you na they inquire, but yeah, that's also good to know. They establish kasi ni Mike yung brand niya. Yes. So Hides, does it answer the question? Ayun. Yes, additional lang, sir. Pero as a food photographer, kailangan kong matutunan yun. Okay? So I encourage you guys to try other things. Okay? Even for example, nagkaroon na kayong branding. Your brand happens to be light and airy. Okay? Yun yung gusto niya. Pero try others. Okay? Because you never know.
After 10 years, 5 years, di na uso yun. Or talagang, continuous diba? Learning. Change ako ng, actually, yung branding ko rin, unti-unti ako nag-change to, to moody or rustic. Dati, medyo may light pa ako din. Unti-unti ko lang para hindi mabigla yung mga clients. Sino inspiration mo, Mike, when it comes to photography, food photography in general? Who's your mentor or ano? Wala akong mentor, sir, pero yung nga, self-taught kasi wala pa naman masyado nun. Pero ang fina-follow ko talaga nun si Miss Mylene Chang. If anyone knows Mylene Chang, siya yung para sa akin na talagang nag-inspire sa akin nun sa food photography. Lodi. Talaga, yun yung Lodi ni Mike. She's also a Canon user. I think she's also a Canon user. Good. So kung makikita nyo siya, i-search nyo yung photo kitchen. So grabe, super ganda ng lighting tsaka yung props. Siya rin talaga yung nag-ano sa akin, parang nag-inspire sa akin to do a prop styling talaga. So, yan, Mylene siya. With that. There's another one na nakalimutan ko na, sir, pero local din siya pero she's based in Dubai. Pero ano naman yung rustic, super rustic na ano. So again, yun nga, unfortunately, wala, hopefully dati at that time may mentor sana ako, siguro mas maganda. Like today, di ba? Through social media or mga gantong live talks, marami na tayong matutunan. Pero during my time, wala talaga. As in, YouTube lang, ito sarili. like I mentioned talaga, di ba? The classic YouTube university. Di ba? YouTube university. So, talagang sarili sikap at the time. Pero ang key lang din talaga is, you have to continue learning. And, never stop learning. Up being a status quo. Yeah. Every week kailangan or every month, may improvement ka. Yan. Mike, may question lang ako. Oo. Kasi being a photographer, no, yung food photographer, do you think knowing also how to set up or food styling is also an advantage when it comes to, you know, selling yourself as, or marketing yourself to your clients? Of course, at least food photographer should know a basic food styling. Paano linisin yung plate? Parang portrait din yan, di ba? Meron tayong best angle, di ba? Oh, something like that. Kunin din sa food, di ba? Or any subject for that matter. So I think, kaya usually, di ba, advantages talaga yung mga food stylists, mostly are chef, if you notice, di ba? Kasi they really know the food very well, di ba? In and out, no food ingredients, how to prepare, paano i-highlight yung best ingredient. For example, if going to shoot a burger, di ba? Dapat yun head-on talaga para makita lahat ng ingredients, di ba? Wala naman shoot ng burger tapos yung bun lang yung nakikita, di ba? So mostly, yung pala, another tip, kung gusto nyo matuto ng food styling, start styling a sandwich or a burger. Doon kayo masasanay simple, talaga. The simple one muna, and, no? Para the simple one muna. It's how you, show what's inside. Correct. Kailangan kita lahat ng ingredients so yung details. So, kasi ayun, yan, kasi yan din yung tanong kasi ni Borch Meneses, eh, no? Yung do you work with a food stylist every shoot? Oh, so, yan din yung sinabi ni Mike nung nasa Singapore siya na they had to shoot the quinoa, di ba? But no one knows how to, you know, use it. So they had to learn. So siya yung gumawa. Most of the time, depende rin sa budget ni client. So, as we all know, separate yung fee, talent fee ng food stylist, di ba? So, there are times na, hindi ko kaya mag-hire ng food stylist, ko na lang. Pero, alam nyo na kasi nakaya mo yun. Basic lang yung alam ko, ha? Hindi ko kaya yun talaga. Mm-hmm. Ako pa yung magluluto. Kasi, yung food stylist, minsan sila na nag-prep, eh. Magluluto. From lahat. So, production. Sila rin. Sabi ko hindi ako magaling magluto, ma'am. So siguro parang may makeup lang ng food kaya ko mga ganyan. Pero yung from prep, pwede kong i-add sa sa service ko. Ayan. So depende rin sa budget ni client. If may budget si client, why not? Diba? Mas mapapadali yung work ko, di ba? Concentrate na lang ako sa prop styling and shoot. Kasi very crucial talaga ang food styling. Very crucial yan. Yeah, ganyan. Actually kasi kung ano mo yun, pag pinilit mo isang bagay, but it doesn't work that way. Parang, ang weird naman din, di ba? Parang galing sa food. Pagmumukhang pilit. Pagmumukhang pilit. Dapat talaga yung stylist mo knows about the food.
Parang ano yan, cooking master boy, alam niya kung paano siya ginawa, di ba? Okay, alam mo, may interesting question. May interesting question ako pala, dito. Guys, sorry. Si Abigail, maganda yung question ni Abigail. Abigail, yes, yes. Maganda yung question ni Abigail. So sabi ni Abigail, I think this would be similar in terms of, in concept, kapag nag-shoot ka ng something glossy na nasa foreground or hindi naman kailangan nasa harap. Kasi she's asking about books. Although this is not food, but again, let's relate it to food. So may mga something glossy na ano, glossy na texture. Tapos may kailangan kasi na hindi mo tamaan or hindi siya mag-reflect to something. So what's your technique on that, ano, Mike? Hindi, Abigail, pareho tayo ng problema. Ito tayo yung pinakamahirap yung mga reflective. Wala to sa camera, honestly. Sa lighting to eh. Sa lighting, yung height ng subject. Actually, yung surrounding mo yun. Yung surrounding talaga ng set. Kaya usually pag mga reflective yung subject. Like for food photography, pwedeng may glass, diba? So, chinecheck ko muna yung mga ambient light eh. Kung makaka-affect ba siya. Minsan nagre-reflect mismo yung ano eh, yung softbox, di ba? Parang mata, so, sa mata. Matter of ano lang. Oh, sa mata, di ba? Para siyang sa mata. Sa matter of trial and error lang talaga. And wala akong ma-advise na in details, pero you really, really have to position the lighting para makuha mo yun. Hindi siya, ano eh, wala siyang one-shot. One shot na one-step formula. 5 degrees, 90 degrees. Walang ganun. Honestly, Abigail. So, you have to really move your light source. O minsan, mag-ano ka ng mga black cards pa yan? Tawag doon? Black cards. Para lang mawalan. Black cards. So, adjust mo lang yung height. Lalo na sa, namamblema ako dyan pag yung plate reflective eh. So, ang ginagawa ko doon, parang inaano ko yung, ina-adjust ko yung height ng plate. Medyo, para lang maalis yung reflection. So yun, okay. Yun lang Abigail mga so advice. Siguro pero, ano, yes. Most probably wala sa camera yun. Wala. Hindi yun sa camera. Yeah. Okay, we'll entertain parang two more questions. The other one okay. I saw is quite interesting. So si ano talaga, si Ali may question siya. Sinong masusunod? Or sinong susundin? Food styling ng photog or kung paano pinipare ng client yung food nila? Okay. Ito kasi very subjective na to. Like in ito ah yung ano ko lang ah experience ko ah mostly kasi tinatanong ng client ako Mike ano ba maganda like for especially for those SMEs diba yung mga hindi naman big brands diba so syempre yung big brands meron na sila talagang branding guideline visual na palette pero sa mga SMEs na some of them are very new to food photography yun, nag-a sila ng suggestion sa akin. Which I suggest, sir, maging mas natural tayo. Kung ano yung, paano siya pinresent, ganun din dapat sa photo. Okay? Pero gagawin na lang natin, nilinisin lang natin. For example, kung tatlong piece ng chicken yung nakalagay dyan, dapat tatlong piece lang. Okay? Very not true to than, ano what you're selling, tama? Yes, true to what you're selling. Kasi, can you just cite an example when you were sharing earlier with us? You had to shoot with a Japanese restaurant, local Japanese yeah. restaurant. Na, ang main goal niya sa'yo is to shoot something that would be correct. What you see is what you get. Diba? So in that case, syempre, nasunod din yung gusto niya, but at the same time, you still put your style on it. So I think it's more of a collaboration. So dapat talaga talk to your client, talk to your stylist. Para lang, you know, you both agree on something. Parang I think wala naman sigurong mananalo, walang matatalo, no? Kasi hindi naman siya pilitan. At the end of the day, diba? Dapat happy si client. Yun lang naman yun. Yes. The end of the day, happy si client. Kasi siya yung gabayan. Kami ako, madali mo nang kausap. Okay, sir, if yan talaga gusto niya, then yeah, let's do it. Siguro, ano, Mike, meron lang kasi, of course, in reality, when it comes to food photography, they need, macro lens, no? Pero with the use of the RF na ginagamit mo ngayon sa kit lens, do you think that would be enough
para to ano, parang to consider na okay na rin sa client using kit lenses, no? Lalo na yung RF lenses. Okay. For macro lenser, yeah, there are cases na kailangan ko ng close-up shots. Okay. So with this kit lens, actually na-try ko na eh. Okay naman siya. Kasi ang priority ko kasi dito is lighting pa rin. Hindi naman talaga lens eh. Diba? Sige, given na yung lens ko, ang f-stop niya is hindi ganun ka-shallow or, diba? F, tama ba, sir? F7 to... 4.5 to 7.1. 4.5 to 7.1. Oh, 7.1. So, medyo mataas siya, diba, for ano. Mm-mm. So, bubombahin ko na lang yung light ko. Okay? So, it works pa rin, diba? So, yun nga, kung ano man yung meron ka, we'll try to make it work. Okay? But this kit okay. lens, I tell you, this kit lens, right, is good enough. It works. It's good enough. Okay, ginagamit mo ba, Mike, ang ano, pinagbabawal na technique when it comes to full frame? Kina-zoom in mo ba siya? Kasi hindi mo ma... Crap. Ang quality ay hindi, ano, ay hindi mawawala. So, only zoom in ka ba for your full shots? Ginawa mo na ba siya ever? Kasi full frame ka na eh. So, when you crop you in or you go room. Close, wala ka hindi na ano eh. Wala kang quality na mawawala. Ah, hindi mo ginagamit ang pinagbabawal na technique. Hindi ako nagka-capture. Hindi ako nagka-capture. Kasi, so, alam ko, good, alam ko, may, baka i-print nila to eh. Nyari ako. Di ba? Huwag kinap ko sa print na. It will go back to my work, di ba? Parang. So, as much as possible. Kaya nga ako nag-shift dito eh. Kasi mas bumilis yung framing ko. So, di mo yung alam yun. At saka yung Canon 600, di ilan lang ang autofocus point nun, sir? 9 lang ba? 9 o 7? Sige mo yung 7, di ba? So, ginagamit ko, yung ginagamit natin lagi yung half press muna, di ba? Kasi, i-adjust mo yung zoom. I-check magnify mo. Magnify mo. So, di ba, kung isipin mo ko, 40 yung items na i-shoot ko. Ba, di ba? Time-wise, sayang, di ba? So, unlike full frame na, tapos ang dali pa niya i-ano yung focus, di ba? Ang bilis talaga ng trabaho ko, sir. Ang bilis. Bumilis talaga. So, at the end of the day, marami pa akong nagagawa. Kahit still shot siya, for you, the autofocus is also important because it cuts your work in half. Correct. Kasi yung iba sasabihin, still naman to, hindi mo lang kailangan ng fast autofocus eh. Diba? I mean, hindi ko naman kailangan ng ganito. Frames. Kasi, pero since, yun nga, it saves time, actually it helps. It helps. Yeah. Then now I can do other, yung mga passion project ko na hindi ko na nagagawa before. So meron na akong enough time for that, 'di ba? Tsaka parang therapy na rin. Kasi minsan if you shoot every day tapos parang minsan may gusto ko i-shoot, ayaw naman ni client ng ganito. Wala akong magagawa, so. Ito, ako question from my side. Okay, may question ako. Since yes, food photographer ka and you encounter food almost every day, non-camera related question. May time ba na nauumay ka na sa pagkain? Ayaw mo na muna kumain. Honestly, sir, minsan nagbabaon ako. Parang sinasabi ko na lang kay client, diet kasi ako, sir. Kunyari sinasabi ko na diet ako eh. Ngayon, alam na nila. May umay factor na. So, of course, I have to check my health din, di ba? Kung baga. I'll make it clear. Hindi siya umay dun sa sino-shoot mo. It's more of yung everyday encounter mo with food that you had to, you have to also watch your health, di ba? So, in terms of aspect ng umay, parang ayaw mo na muna kumain. It's food. Kasama lang kasi food tasting doon eh, sa package. Oh. Okay ba yun? So, minsan di mo tayo pwede makatanggi. So, sabi ko, kunyari 40 items yun. It comes to, it's a perk ng job mo, no? Part of the perk of the job. Lalo na milk tea. 20 flavors na milk tea. Diba? Handa ka bang mag-gain? Pero guys, ganito, alam ko very interesting talaga tong topic na to. Baka kailangan tayo mag-part 2 dito, no? Just comment below kung gusto niyo talaga mag-part 2 because gusto niyo ba yung part 2 ni Mike kasi meron ko sa iyo yung discipline na hindi niya pa na-share. So, ako rin gusto ko rin mag-part 2 kasi gusto ko malaman yung discipline
na in terms sige, of pero in terms for of now personal, alam ko marami ng mga tao dito learnings no from our viewers. Siguro this time naman JB baka meron tayong mga good news for our viewers about Canon cameras lalo na tong RP, USRP. Yes, we ano actually ba? Have good news no. Jeff, if you may. Yes. Okay, so our EOS RP is actually coming. We have our promotion this month for EOS RP. So this is EOS RP body only. But since we want you to already try out the camera without the hassle of choosing what lens or which lens to use, since Mike already mentioned one of his favorites would be a prime 50mm. It's something that is very well fitted for the occasion, especially for food photography. We're putting in something free for the body purchase. So the USRP body only at 77,998 comes with a 50mm RF f1.8 STM lens. So this is priced at 39,998. Pero with our promotion, so you get this amazing bundle for only 77,998. So this is something also that we want customers to realize kasi we're promoting full frame, but we also want the people to, you know, enjoy the perks of having a full frame by having one of the best lens, the best basic lens that we have. So it's a 50mm. So like what Mike said, it's basically the point of view of your eye. Yun na yung peripheral, yun na yung nakikita mo eh, na the perfect angle for your shot. And 1.8 pa siya, so kung gusto mong ano, medyo madrama with the bokeh and all, you have 1.8 to play with, di ba? So it's something that it's really attractive. If wala pang pang-lighting, no, sir? Oo. O kasi minsan ang gusto lang naman natin bokeh. Aminin yeah. Yan. Ang gusto lang natin is yung blurry yeah. Background. Especially if the background would be very ano difficult. Pag yung background mo very difficult and very messy, ang gusto mo lang naman is to focus on the subject. So the RF 50 f1.8 is something that's going to help everyone, especially if you're shooting full frame. So yun, that's one of the special offers that we have this month. But please do check out our website, our online sites, and our dealers for more camera deals. But everyone, I encourage everyone to please download the Canon Delightful app. So with this app, you can see updates for Canon Philippines. So you can also register your products here and avail of the extended warranty and other promotions that we have inside the application. So please do check out the Canon Delightful app. Please make sure to download it in your following Play Store and iOS stores. So yeah. So again, thank you, Mike, for this. Yeah. And thank you, everyone, for spending your night with us. All right. Thank you, JB. And of course, we would like to thank also Andy Factora and Ace Porlet, no, for the support, no, of this Canon Talks. And we'll be, ano, you'll be expecting, no, lalo na yung mga viewers natin online. There will be more Canon Talks, no, in the coming months. And of course, as we said, thank you, Mike, no, for your insights. Mm-hmm. And hopefully mag-part 2 dahil alam ko ang dami pang nabitin na discussion. Ang daming mga questions. Ang dami, ang haba ng questions nila. Kaya nga, guys, actually, ang tanong natin, guys, we'll try to si Mike? Ready na ba si Mike sa part 2? Oo, oh, okay. Eh. Pero don't worry, no, at mga online. RP na tayo, di ba? Mas ano yes. Na yung work ko, mas dumali. Yeah, so kaya mga online viewers, huwag kayong mag-alala. We'll try our best to make it to have part 2. That's why since tapos na yung ating program for tonight, no, this is Aaron Garcia saying thank you very much and we see you in our coming Canon Talks. No, good night, everyone, and God bless. Thank you, Mike. Thank you, Sir Aaron. Thank you, Sir JB. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Right. Bye-bye. Bye-bye. Night. Bye. Hey, are you ready? Yeah, we're both ready. Awesome. All right, let's go. Wow, what a perfect weather.
Other rug. Oh. Hi. Hi, I'm coming. I hope this looks good. Wow. Don't look okay in this lighting. Hey, this looks so yummy. Hi, everybody. In this beautiful place. I want to record my walking routine. All right, guys. Nice breeze today. This is super easy to... Hey, are you ready? Yeah, we're both ready. Awesome. All right, let's go. Wow, what the perfect weather. Under the rug. Oh. Hi. Hi, I'm coming. I hope this looks good. Don't look okay in this lighting. Hey, this looks so yummy. Hi, everybody. In this beautiful place. I want to record my walking routine. All right, guys. Nice breeze today. This is super easy to stream with. Oh, I did it. I'm trying to do my best, but I can't. Always stay photogenic. Coming for shopping. What do you
I want to try using this with my game. Sound live? Yeah, go ahead. Come on. Yes!